ko po kayo sa pagbubukas ng Valle de Luz. Yung bagong hotel po dito sa El Paraiso. Ang ganda. Pero hindi ba ito para sa mga social lang? Bukas po para sa lahat yung celebration namin. Sana makapunta po kayo. Mahilig pong mga tao rito sa pistahan. Siguradong maraming pupunta dyan. Naku, yun talaga po ang gusto ko. Sige po. Salamat po. Walang anuman. Bakit ganyan ka makatingin? Kasi pag kaharap mo na yung taong gusto mong makasama habang buhay, parang ayaw mo nang alisin yung tingin sa kanya. I love you. Mahal na mahal kita. And I promise to love you, protect you, and your family until my last breath. Yun din ang promise ko sa'yo. Good evening, everyone. Isang karangalan ang andito kayong lahat para i-celebrate ang malaking milestone na ito sa buhay mo. Special thanks to my amiga, Celestina de Alegre. I really appreciate you and your family for gracing this event. I promise you'll have a great time. At pinakapangunang regalo ko sa inyong lahat, inihandang special number ang business partners ko sa inyo. Is that Adrian? Siya lang ang kilala kong tumutugtog ng ganyan. Ka ata, amiga. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you my business partners for Valle de Luz, Virgilio de Alegre, and Adrian Olvidars. There's more. Na-miss mo ba kami, Celestina? Hindi ka ba natutuwa na makita mo sila? Oh, that's unfortunate. Ako natutuwa na makita ka, Celestina. It's time. Ngayon, nandito na kami sa El Paraiso. Pagbabayaran mo na ang mga kasalanan mo sa amin lahat. Do you want to bring me down?
Hindi ko kayo aatrasan! You wish na sana hindi niyo binangga ang isang Celestina de Alegre. Hindi na uubray ang mga pagbabanta mo, Celestina. Oras na para malaman niyo, mga taga-El Paraiso, anong kasamaan nito, Celestina na to? Tinangka niyang patayin si Harriet de Alegre. Siya rin na nagtanggang pumatay kaya na Vida de Alegre. Totoo yun! Inamit mo lang si Conchita para pagpintangan ako. Para ipaako sa akin yung krimen na ikaw naman talaga ang gumawa. Pati nanay ko gagamitin mo. Para maniwala silang lahat na ako talaga yung killer. Halos 20 taon mo kaming niloko at pinaikot sa iyong kasinungalingan. Hindi totoo yan! You don't have an evidence to prove that! Hawak namin si Conchita. Eh, huwag ka na magkaila! Kinakabahan ka ata, amiga. Stop taunting me, Amanda! Dahil baka magkapalit kayo ng mukha niyang hawak mong maskara! Gawin mo kaya, Celestina, para malaman nilang lahat kung ano ka talaga. Kung ako sa'yo, humingi ka na ng tawad sa mga kasalanan mo. Don't deny them! Pero kung magmamatigas ka, kailangang warningan namin ang mga nandito kung hindi ka aamin. Pare, hindi mo na sila mapahamak. Sisimulan ko. Ang pagtataksin at pagpatay mo kay Don Frederico. At sino namang maniniwala sa isang baliw na katulad mo? Ako. Naniniwala akong pinatay mo si Papa. Ginawa mo yon para agawin ang yaman na para kay Ana Vida. Pati si Mamay at Papay na niligtas yung buhay ko. Minahal ako at tinuring na sarili nilang anak. Pinatay mo nang walang kalaban-laban. Dinamay mo pati si Tita Abel at yung boyfriend niya. Pati si Mia! Ikaw ang pumatay! Nung nalaman ni Amber, nung ginawa mo, pinapatay mo rin! Liars! You're all liars! You're all liars! Ito ba talagang igaganti mo sa akin? Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang talikuran ako? At sila anak ko? Sa buong El Paraiso? Minahal kita ng sobra-sobra, Virgilio! Pagmamahal ba na ipagkait mo sa akin na makasama kong mag-ina ko? Na ikulong mo ko sa loob ng parola ng maraming taon? Ikadena na parang aso para amu-amuhin mo para sumunod ako sa lahat ng gusto mo! Yan ba ang sinasabi mong pagmamahal, Celestina? Lalampasin ko ang pamamahiyang ginawa mo. Nagkakamali ka. I warned you, Celestina. Masama akong magalit.
lahat ng pinaparatang niyo sa akin, hindi totoo hanggat hindi napapatunayan sa korte. Pero ang pang-aahas na ginawa mo sa akin, nung tinago mo si Mitch at si Virgilio, kayang-kaya ko ipakain sa'yo ngayon ang ebidensya na hawak ko! Tumigil ka na! Mom! Tama nga si Mitch at Adrian. Sagad sa butoy ang kasamaan mo. Kung dati napaniwala mo ako na biktima ka sa lahat ng to, never again. Malino na sa akin ang lahat. Ikaw ang may kakayahang manakit at pumatay. At hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi ka dapat pagkatiwalaan, Celestina. First off, hindi ko dapat sinisi kay Adrian yung pagkamatay ni Mia. I was blinded by guilt, bitterness, na hindi ko siya naligtas dun sa taong gumawa sa kanya. Mali rin na nagpanggap kami ni Amber na pasukin yung buhay ni Adrian para makapagigente. I tried to take my justice into my own hands. Did what I could para siraan siya. Patunayan kung gaano siya kasama. Pero tama ka eh. Naging selfish ako. Ginawa ko yun. And that made me realize my third mistake. Alam mo, David, sa totoo lang, kay Adrian ka dapat humingi ng sorry eh. Kasi sa lahat ng ginawa mo, siya yung mas nasaktan at nahirapan. Hindi ako. Pero na-appreciate ko yung honesty mo, yung pagpapakumbaba mo. Na-appreciate ko na yung ginawa mo kanina na nanindigan ka laban kay Tita Celestina. Ibig sabihin ba yan, bati na tayo? Sino ba naman ako para hindi magpatawa, di ba? Thank you. Thank you, Mitch. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay mo sa akin. Mitch. Hindi yun. Palabas to, David. Tingin mo maniniwala ako sa pag-arte mo? Kanina? Sabay kayong dumating ni Celestina, isa lang ibig sabihin nun. Kasabot mo siya, kaya kung anumang kasinungalingan yung nilagay niya dyan sa ulo mo, hindi kita paniniwalaan. Naiintindihan ko kung galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Kundi mo ako kayang patawarin, okay lang, hindi ko pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na I'm really sorry for everything. I don't know what you're trying to do. Pero isa lang alam kong ginagawa mo. Isa lang alam ko. Agaya ka lang ni Celestina, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Adrian, noon yun. Nung hindi ko pa alam yung mga kawalangyaan niya. Pero ngayon, nagbago na lahat. Gusto ko kayong tulungan labanan siya. Hindi ka nga namin kailangan. Kaya umalis ka na! Adrian. Gusto mo patampot kita sa guard? Mitch. Siguro nga, tama ka at mali ako. Pero sigurado ako, hindi ganun ang tamang pagtrato sa isang tao na nagpakumbaba at humingi ng tawad sa'yo.